Ay! Ala, saan ako nakatulog? Oh, Min! Bakit dito tayo nakatulog? Sa gitna ng karagatan! Ano nangyari sa akin? Uy! May bangka dito! Ayos! Makakabalik na tayo sa Omo City! Kaya lang, hindi ko na alam kung paano papunta dun! Naliligaw na yata ako! Nahanap ko kasi si Esony sa kasi Clyde Churchy! Dito tuloy tayo napunta sa kawalan! Alam nyo ba kung nasa si Clyde Church sa kasi Esony? Eh para makita ko na si Esony sa kasi Clyde Church, eh pindutin nyo na yung like button dyan! Para all rights! Ako po, nasa na kaya tayo? Teka, paano kaya kung dito na lang tayo tumira sa bangka? Alam nyo bang pwede tumira sa bangka? Tama kayo na naririnig. Pwede tumira dito sa isang bangka. Pero syempre, mas malaki dito yung gagawin natin. Kaya kung ako sa'yo, eh panoorin mo na lang na mabuti tong video natin. Para malaman mo kung paano kang titira sa isang bangka. Dahil ngayon, eh tuturuan ko kayong gumawa na isang malaking bangkang bahay. Okay, umpisa na natin. Let's go! So ngayon, eh gagawa muna tayo ng marking, syempre. Para mas madalian kayong sumunod dito sa i-build natin. So una, gagawa tayo ng 28 na haba. Grabe, ang laki pala ng i-build natin. So next naman, yung lapad niya is 14. Yan, ganito yung sukat na gagawin natin. 28 by 14. So bago natin umpisahan yung build natin, eh baka naman pwede nyo pindutin yung like button dyan. Maraming salamat! So ang una natin gagawin, eh papalitan na natin itong mga markings natin. Gagawin natin itong strip oak log. Tapos, dito naman sa panglimang blocks, eh spruce strip log naman yung papalit natin. So eto guys, natapos na natin. So ganito yung magiging itsura niya. Yan, gayahin nyo na lang ha. Itong mga nagawa natin, is papahabain lang natin yan hanggang dun sa dulo. Medyo matagal pala itong build natin na to. Kaya sana tapusin nyo to hanggang dulo ha. Tapos sabihin nyo dyan sa comment section, ang galing mo naman mag-build, Kuya Tank. Grabe, parang barko yata itong ginagawa ni Kuya Tank. Di na yata bangka ito eh. Tignan nyo guys oh, napakalaki ng build natin ngayon. Sana maganda kalabasan nito. Okay, malapit na tayo matapos. Konting-konti na lang. Yan, ang lupit ng build natin oh. Partida, pinaka-platform pa lang yan. Pero nangalay na ako. So ang gagawin naman natin dito sa harap at likod, eh maglalagay muna tayo dito ng blocks. Tapos maglalagay tayo dito ng 6 na blocks na strip oak log. And then 2 strip spruce log. Tapos yung pinakahuli, eh babalik ulit tayo sa strip oak log. Yan, ganito yung magiging itsura niya guys. Pagkatapos naman yan, bilang lang kayo ng 1 block sa dulo. Tapos dito nyo ilagay yung strip spruce log. Pagkabilaan yan guys. Alisin na natin itong markings, baka malito pa kayo. And then, lalagyan na natin yan ng strip oak log. Sana nasusundan nyo pa itong ginagawa natin, no? Yan! Ganito yung magiging itsura ng pinakalikuran ng build natin. At syempre, gagayain lang natin yan papunta dito sa may harap. Ito na yung magiging itsura ng pinaka-boat natin. Mukha na ba siyang boat? Eh parang barko yata yung gagawin mo talaga, Tank Demic eh. Niloloko mo kami. Antayin lang muna natin matapos. Magmumukhang boat din yan. Pwede rin pala natin palitan tong mga dulo. Gagawin natin siya strip oak wood. O diba? Mas maganda na siyang tignan. Yan, mas gumanda na yung bangka natin. Excited na ako matapos to. Okay, gawin na natin yung magkabilang gilid. Takpan na din natin siya. Gawa muna tayo dito ng markings. Pagkatapos, maglagay lang kayo dito ng strip oak wood, 2. And then, isang strip spruce wood. Tapos, 2 ulit na strip oak wood. Papaabutin lang natin to hanggang doon sa may dulo ng markings. Okay, sundan nyo na lang itong gagawin natin. Yan! So, pwede na nating alisin itong markings natin. So, gagayain lang natin ulit to papunta naman dito sa kabila. Grabe si Tank Demic, ang bilis na mag-build. Eto guys, matatapos na natin. Ang ganda na ng boat natin. Tingnan nga natin yung itsura ng totoong boat. Halos magkamukha naman siya. Tingnan nyo, ang galing. Sana kahit hindi pa natin natatapos yung build, eh huwag nyong kalimutan pindutin yung like button ha. Para all rights. Okay, tuloy na natin to. So next naman natin,
Eh, gagawa tayo dito ng malaking 12x12 na chest. Ito kasi yung magsisilbi natin bahay dito. Kaya abangan nyo mabuti kung ano may itsura ng bahay natin dito. So, ito na yung 12x12 na ginawa natin. Tapos, nilagyan ko ng tig-isang block kada kanto. Kasi dito, eh, yellow terracotta naman yung gagamitin natin. Nakalimutan ko sabihin, gray terracotta nga pala to, ha? Tingnan nga natin kung kaparehas. O, diba? Magkamukha naman yung ginagawa natin dito sa chest, ha? So, papataasin lang natin to ng 10 blocks pa. So, ganito yung taas na sinasabi ko. 12 blocks. So, punoy na natin to ng yellow terracotta. Yan! Nagmumukha ng chest yung build natin, diba? Ang galing! Pwede nyo rin itong gayahin sa mga world nyo para kakaiba yung bahay nyo. So, meron pa palang line dito sa taas yung chest. Kulang pa pala yung build natin eh. Siguro, mga 2 blocks yan. Try natin. Yan! Tama nga! So, gagawa lang tayo ng linya na ganito, paikot dito sa chest natin. So, ito yung magiging itsura niya. Mukha na siyang chest, diba? So, ang kulang na lang, eh yung pinaka-lock niya. So, gamit lang kayo ng light gray concrete, tapos, dalawang white concrete. O, diba? Meron ng lock yung chest natin. So, ang susunod na gagawin naman natin ngayon, eh yung pinaka-entrance dito sa ginagawa nating malaking boat. So, bibilang lang kayo dito ng 2 block. Tapos, maglagay kayo dito ng spruce fence. And then, maglagay kayo ng lantern sa ibabaw. Pagkatapos niyan, butasin nyo lang to. And then, dito yung pinaka-entrance na gagawin natin. So, maglalagay lang tayo dito ng slab. So, nasa sa inyo yan kung ganong kalaking entrance yung gagawin nyo. Eh, gusto ko parang meron siyang view deck dito. Tama nga ba yung pinagsasabi ko? Tapos, maglalagay tayo dito siguro ng fence. And then, maglagay tayo dito ng ilaw. Yan, nagmukha na siyang maganda. So, ang gagawin natin pinto dito ay spruce door. Tignan nga natin. Wow, ang lupit na ng pinaka-entrance ng bahay ni Tang Temik. Ang galing! Okay, simulan na natin paganda itong huge boat natin. So, syempre, maglalagay din tayo dito ng lampos. Tapos, maglalagay tayo dito ng 7 trapdoor. And then, dito naman, 5 naman. Pagkatapos, dito sa taas, eh 3. Yan, ganito yung magiging itsura niya, guys. Tapos, maglalagay tayo dito ng mga paso. So, dito naman, 2. Siyempre, dito di sa baba. Katapos nyan, siyempre, pwede na tayong magtanim. Iba-ibahin natin. Para lang tayong plantito at plantita neto, ah. O, diba? Meron tayong mini garden dito. So, dito naman sa kabila, eh ibahin naman natin. Maglalagay tayo dito ng grass block. Pagkatapos nyan, tatakpan natin yan ng mga trapdoor para hindi kita yung lupa. And then, maglalagay tayo ng string dito sa ibabaw. Kaya tayo naglagay ng string dyan kasi magtatanim tayo ng bamboo. Yan! Para hindi siya lumaki. Parang mas maganda yata kapag ginaya na lang natin yung design nitong nasa gilid, pati dito sa harap, saka sa likod. Try nga natin. Parang mas maganda nga yata. Sige, pares na lang natin yung design nitong harap at likod. Yun, parang mas gumanda nga yata. Ayos! So, dito naman, ay maglalagay tayo dito ng mga cabinet. Pagkatapos, lagyan lang natin ng mga dahon-dahon. And then, maglalagay tayo dito ng campfire. Pagkabilang gilid. Wow! Ganda! Pero syempre, patayin natin yung apoy. Baka masunog tong huge boat natin eh. So, dito naman sa gilid, eh maglalagay lang tayo ng mga halaman. Tapos, maglalagay tayo dito ng ilaw. And then, maglalagay tayo dito ng mga lutuan. Ayos! Ang ganda na ng kitchen natin! O ngayon naman, eh gagawa tayo ng malaking table dito. So, gawa lang muna tayo ng guide. Tapos, maglagay tayo dito ng stair. Alisin na natin to. And then, gagawa na tayo ng 6x5 dito. Ayos! Nakagawa na tayo ng 6x5 na table. So, ngayon naman, eh bubutasin natin to. Para kita yung ilalim. At lupit naman ng table mo, Tang Temik. May magandang view pa talaga, oh. Tapos, tatakpan natin yan ng mga glass. And then, syempre, maglalagay tayo ng mga upuan.
Yan, para dito magmi-meeting yung mga Omocraft members. Lupit naman yan, Tank Demic. Kumagaling ka na talaga mag-build, Tank Demic ha. Idol na kita. Kayo, idol nyo rin ba ako? Kung idol nyo nga ako, mag-comment nga kayo dyan na idol ko si Tank Demic. Okay, dito naman tayo sa pinakamagiging kwarto natin. So, tapatan lang natin tong lock ng chest natin. Tapos, dito tayo gagawa ng pinto. So, gagamitin natin siguro itong dark oak. Tapos, maglagay tayo ng doormat. Lagay natin dito, hello. Tapos, dito sa kabila is welcome. Yan, hello, welcome. So, dito siguro simple lang gagawin natin. So, dito siguro yung magiging kama natin. Medyo lakihan natin para mas masarap humiga. So, ganito lang style niya. Yan, para medyo kakaiba naman yung bed natin. Tapos, maglagay na lang tayo ng trapdoor dito. Pati dito sa kabila. Siguro, maglagay din tayo dito ng barrel. Tapos, lagyan natin ng lantern sa ibabaw. Dito, maglagay siguro tayo ng maliit na kitchen din sa loob. Tapos, maglagay tayo dito na hugasan ng kamay. And then, dito yung pinakalutuan natin. Siguro itong magkabila, gawin natin siyang drawer. Yun, mas gumanda nga siya. And then, maglalagay tayo dito ng mga cabinet. Yan, astig. Ang ganda na ng mini kitchen natin. Siyempre, maglalagay din tayo dito ng rep. Dito naman sa, bandang gilid, may maglalagay ulit tayo dito ng mga grass block. Tapos, takpan ulit natin ng trapdoor. And then, maglalagay ulit tayo dito ng bamboo. Tapos, banda dito siguro, maglalagay tayo ng maliit na study table. Maglalagay tayo dito ng bookshelf. Yan! Ang gandang tignan na study area natin, oh! So, dito siguro, maglalagay tayo dito ng malaking TV. Grabe! 65 inches yata ito! Wow! Yan yung pangarap kong TV! Ang laki! Tapos, sa ceiling naman natin, maglalagay tayo dito ng slab. Paikot dito. And then, maglalagay tayo dito ng mga oak planks. Tapos, maglalagay tayo dito ng mga lantern. Paikot siya dito sa kwarto natin. And then, extend natin tong slab. O, diba? Ang lupit ng ceiling natin. Naka-coblite. Ayos! Natapos na rin natin tong build natin. Sana may natutunan kayo dito sa video natin, no? At kung may natutunan nga kayo, pwede kayo mag-iwan ng subscribe. At syempre, pinakahuli, anong marerate nyo dito sa build ko? I-comment nyo na lang sa comment section, ha?